Anak, gising na. Nakahanda na yung pagkain mo sa baba. May pupuntahan lang ako saglit. Sige, tay. Marcia, Marcia, sinong susulatan mo? Di ba dati crush mo siya dito? Huwag kang maingay. Hi, Edna. Ang sulat na ito ay para sa mga. Surawan ko pa lang mga bilang. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Next week na lang, ma'am. Don't disobey me! What about fairness, ma'am? Don't contradict me! Ay, sir, sige na lang, ma'am. Enough! Pag sinabi kong bukas, then bukas, 5 p.m. No! Ma'am, pagbigyan nyo na kami. Stop! Next week na lang namin ipasa. No! Madami pa kaming requirements. Madami pa kaming kateng. Next week, ma'am, please. Next week, ma'am, please. Next week, ma'am, please. Ma'am, napakaganda mo. Minsan sa bahay di matawalin. Ang tawag ko palagi ay papel lapis. Minsan nga magulang ko'y naiinis. Mom, next week na lang, please. Habang ginagawa ang tatang aralin, boyfriend ko nag-text, di ko na pinansin. Lumipas ang minuto'y ako'y nag-reply at siya'y nakipaghiwalay.
ma'am, sa dami na requirement ay pagod na ang isipan at ang puso. Ang mga love letter na pinapadala ay hindi ko na nababasa dahil walang time. Pero kami nagpapasalamat, ma'am. Ang ganda mo kasi ang dami mong alam. Salamat, ma'am. Agyaman, thank you, ma'am. Ang ganda mo talaga, Josefina. Kapag lumingon ka, akin ka. Isa, dalawa, tatlo. Uy! Kumigil ka nga dyan! Hi, Josefina. Maganda ka, magkaganda. Dali. Bakit ba? Papalapin sa'yo si Lucas. Unang araw pa lang minahal na kita. Dapit ka dito. Kumusta ka, Josefina? Kay ganda mo talaga. Para kang bulaklak na humahalimuyak sa ganda at bango. Okay, dahil ang subject natin ngayon ay literatura, ang ating tatalakayin ay isang kwento ng pagmamahalan na pinagatang Romeo and Juliet. Isa itong kwento ng sakripisyo at wagas na pagmamahalan na buo ito sa love at first sight. Ma'am! Naranasan mo na ba ang love at first sight? Love at first sight? Sa totoo lang, lahat ng mga love at first sight na yan, first love, first kiss, ay akin ng napagdaanan. Alam nyo, high school ako noong unang maramdaman ang first love. Siya ay isang matangkad, matalino, at matipunong lalaki. Ang makikisig niyang braso at maamong mukha na siyang bumighani sa malambot kong puso. Nagkakilala kami at nagkamabutihan hanggang sa doon na nag-umpisa ang lahat. Nandigaw siya at dahil nga sa malalim ang paglingin ko sa kanya, hindi ko na pinatagal pa. Naging magkasintahan kami at sa loob ng isang buwan ng pagmamahalan, ipinaramdam niya sa akin ang wagas at tunay na pagmamahal. Kahit sa simpleng bagay na ginagawa niya ay napapasaya niya ako. Walang araw na lilipas na hindi ko naramdaman ang presensya niya. Naging masaya kami hanggang sa umabot sa puntong nalaman ng aking magulang ang lihim naming relasyon. Pilit nilang hinadlangan ang aming pagmamahalan hanggang umabot sa puntong pinapili nila ako at wala na akong magawa kundi piliin ang aking mga magulang dahil sa hirap ng buhay. Yun na nga, love conquers all. Kahit pang kamatayan ay hindi hadlang sa mga taong tunay na nagmamahalan katulad
tulad ni Romeo at Juliet. Bakit ba sobrang interesado ninyo tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig, ha? Meron na ba ditong nagkakagustuhan? Ikaw, Lucas! Meron ka na bang natitipuhan? Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Ang isa't isa't ilalang dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Nagdadalang tao. Ilang taon ka na ba, Iha? 16 po. Oo, napakabata mo naman pa yan. Kailangan kong malaman na yung magulang. Pansin ko, bakit parang nagiging balis ka sa mga nakaraang araw? At saka bakit wala ka yung nilukas kahapon? Kuya, kinakausap ko namin. May aaminin ako sa inyo. May nangyari sa amin nilukas. Nagbuntis ako. Ano? Ano? Kailan? Ang susunod ba? Ano ba? Ano ba ginagawa mo?
Hindi pa ako handa, Lucas. Paninindigan kita! Paninindig mo ba ang sinasabi mo? Estudyante pa lang tayo. Ako handa! Ayoko na! Josepina, tumigil ka nga. Liga nga dito. Ano bang pera ni Josepina at Lucas? Ma'am, wala na po kasi kaming ibang mapagsasabihan. Ano nga yun? Ma'am, nagdadalang tao po ako. Ano? Sus Marios, yung mga batang to. So anong plano nyo ngayon? Alam na ba na magulang nyo ang tungkol dito? Hindi namin alam kung paano kami aaming binibining gagulang. Sana po tulungan nyo po kami. Oo, kailangan natin parating sa inyong mga magulang ito. Ako na ang bahala. Pinatawag ko kayo ngayon dahil may importanteng bagay na dapat nyong malaman. Hindi naman siguro lingid sa kalaman nyo na magkasintahan ng dalawang batang ito. Ma'am, ano po ba ang dapat naming malaman? Anak, Josepina, ikaw na ang magsabi. Ay, patawarin niyo po ako. Dadalang tao po ako. Ipinapangako ko po na magiging responsable po ako sa anak nyo at sa magiging kapag dumating ang araw na napabayaan mo ang anak namin, mananagot ka at patawarin ako ng Diyos. Baka ano pa ang magawa ko sa'yo. Alam mo, excited na ako. Hindi na ako makapaghintay na masilayan ang ating munting anak. Oo, Lucas. Ako rin. Sana'y maging malusog ang magiging anak natin. Pero sa ngayon, kailangan muna nating mag-aral. Dahil ilang buwan na lang, magtatapos na tayo sa high school. Oo, Lucas. Sabay tayong graduate. Ngayon, ano ang pangalan? Aray! Ang sakit ng chest ko! Basta! Makakarag na ako si Josepina! Ano? Hindi pa! Sige, makakarag ko na! Pag-iing natin ka na! Luka! Pag-iing natin ka na! Ha? Ano to? Tayo ba to? Josepina, nagawa natin magkasama. Sabay tayong bubuo ng magandang bahay at buhay. Ang ganda naman ng bulaklak na ito, ano naman? Nagpost, buri nagpost. Diba si San Jacinto? Naku, napakabata mo naman papala. Naku, napakabata mo papala. Naku, napakabata mo. Naku, napakabata mo. Diyos. Sa sabay ay ang magpunta.
paninintigan kita.